Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. I am Teacher Dawn and today I am going to give you a quick tutorial on different kind of artworks na siguradong magugustuhan nyo lalo ng mga bata. Handa na ba kayo? Let's do this! And for the first part of our vlog, we are going to have tie-dyeing o pagkukulay ng damit gamit ang liquid ink o mas kilala natin sa tawag na Jobus. Kaya, ready na natin ating mga materialis at simulan na natin ang pagkukulay ng damit. Let's go! Mic test muna tayo. Kaway-kaway sa mga kapo artist natin dyan na hindi masyado marunong pero dahil malakas ang loob natin, gagawin natin to. Here are the materials needed for tie-dyeing. Una, kailangan natin ng suka. Pangalawa, kailangan natin ng asin. Ito ay para sa formula ng tie-dye ink na titimplahin natin mamaya. Pangatlo, kailangan rin natin ng recycled bottles na paglalagyan natin ng natimplang ink. Pangapat, ang powdered ink na mamaya ay titimplahin natin. Mga Mars, 5 pesos lang yan. Bili na kayo. Kailangan rin natin ng goma para sa damit. At ang pang-anim, tinitor. Mamaya malalaman nyo kung para saan yan. At ang pinakahuli sa lahat at pinaka-importante ang white shirt. Kaunting paalala lamang po bago tayo magsimula na wala sa mga materials na nabanggit ang maaari nating ilagay sa kahit anong parte ng ating katawan, lalo na sa ating mga bunganga. At ang ink na gagamitin natin ay naglalaman ng mga kemikal na maaaring makasama sa ating kalusugan, kaya mag-ingat tayo sa paggamit nito. Para sa formula ng tie-dye ink, kailangan natin ng 2 basong tubig, 1 kutsarang asin, haluin, dagdagan ng 1 kutsarang suka, haluin muli natin hanggang sa magsawa tayo at idagdag na naman natin ang powder, dahan-dahan lang. Haluin natin pagkatapos hanggang sa magsawa tayo dahil hindi na mainit ang hinahalo natin, isali na natin ito sa recycled bottle na hinanda natin kani-kanina lamang. Mag-move on na tayo sa kakahalo, tapos na ang ating ink, kaya itabi na natin ito. Kunin na natin ang mahiwagang tinidor at ang white t-shirt na gagamitin natin. Iayos natin ang white t-shirt. At gamit ang tinidor, pwede sa sentro, pwede sa gilid. Kahit saan mo gusto, gamitin ito para paikutin ang damit. Gamit ang goma, lagyan natin ang buong damit upang mapanatili ang ayos ng tupi na magbibigay ng disenyo. Pagkatapos nating malagyan ng goma ang damit, maaari na nating ilagay ang tie-dye ink. Pagkatapos, ilagay natin ito sa isang plastic at itabi muna. Maghintay tayo ng 1 hanggang 8 oras bago natin ito muling buksan. Charan! Ang pinakahihintay ng lahat. Alisin na ang goma at maaari na natin itong banlawan at siguraduhin maalis ang amoy ng damit. Okay, tigain na natin yan at isampay na natin
at hintayin nating matuyo ang damit bago natin ito isuot. Ang ganda, hindi ba? Ngunit bago yan, siguraduhin muna natin na lahat ng mga materyales na ginamit natin ay nalinis na at naitabi sa tamang lugar. Dahil ang malinis na kapaligiran, dulot ay kalusugan. And tada! We are done for the first part of our vlog. Salamat sa lahat na nanood at sa mga susunod pa na video tutorial na i-upload ko. Abang-abang lang kayo guys dahil marami kayong matutunan.